Pinaimbestigahan na sa kamara ang napaulat na lumalalang mental health crisis sa mga estudyante sa bansa. Pero paano nga ba malalaman kung may pinagdadaanan ng isang tao at paano ito matutugunan? Alamin natin yan sa ulat ni Mela Lasmora. Lubos ang pag-aalala ni May, isang single mom nang makaranas ng mental health problem ang kanyang menor de edad na anak. Kwento niya, may mga panahong nakikita niya ang kalungkutan at minsay ayon ng pagpasok sa eskwelahan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagmamahal, tamang pag-aruga at pag-intindi sa sitwasyon, nalampasan nila ang pagsubok. For me, communication is very important sa both sa parents and sa entire family. Make sure na kahit sa bahay, usap-usap lang para at least nandun yung maramdaman ng bawat isa na meron silang pamilya na masasandalan. Para matugunan ang mga ganitong problema, pinaiimbestigahan na ni House Deputy Speaker Camille Villar sa Kamara ang anyay lumalalang mental health crisis at pagtaas ng kaso ng suicide sa mga mag-aaral sa bansa sa ilalim ng inihain niyang House Resolution No. 900. Sabi ni Villar, mahalagang matutukan ito nang sa gayoy makabuo rin ng targeted intervention at iba yung mental health awareness campaign ang mga otoridad. Sa tala ng Department of Education, higit 400 ang estudyante ang naiulat na kumitil ng sarili nilang buhay noong taong 2021 hanggang 2022. Sa kaparehong panahon, lagpas 770,000 din ang naitalang dumulog sa kani-kanilang guidance counselors. At nasa 8,000 rito ay mga kasong may kaugnayan sa bullying. Una nang tiniyak ng DepEd na tinututukan na nila ang mga issue ukol sa mental health ng mga mag-aaral. Pero ang tanong, hindi lamang sa mga estudyante, paano nga ba malalaman kung may pinagdadaanan ang isang individual? Physically, kung may pagbabago sa kanilang pagtulog, to the point na hindi sila nakakatulog or tulog ng tulog, hindi sila kumakain, walang ganang kumain, bumabagsak ng katawan or kain sila ng kain, or mas gusto nilang mapag-isolate at nawawala na sila ng gana or interest sa mga bagay na ginagawa nila before. Kung nakararanas ng mental health problem, payo ng isang eksperto. Huwag matakot to ask for help kasi help is always available. Ang always ang tandaan po natin is safety lagi ang priority for anyone. Giit ng mga mambabatas, patuloy silang gagawa ng paraan para maisayos pa ang buhay ng ating mga kababayan, mapabata man o matanda. Mela Lasmora para sa Bayan.